Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God. Okay na po yan. Let's pray, Panginoon. Salamat sa inyong salita, Panginoon, na muli pag-aaralan namin. Salamat po sa aking bilang. Bukas po, Panginoon, na gamitin niyo po yung lingkod, Panginoon, na matupad ang inyong kalooban doon, na labanan niyo. But we pray na kalooban, na makagad ng kalooban, perfect will ang matutupad. Ang naman mangyari bukas, Panginoon. Ingatan niyo po bawat isa. Ngayon pag-aaral namin, kayo po magpala. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, maganda tong passage na to, no? So, last week, may kabilang pala last week, no? So ito yung aming, pinakabuod nito ay, ganda to eh. Okay, ito yung kay Caesar, di ba? Na entangle siya. Ibig sabihin, entangle, ang usapan namin nun ay matulad nito. Sa pag-usapang doktrina, mapansin nyo, yung iba, umiiwas. At minsan maintindihan mo bakit. Kasi nga, minsan ano, ha? Bakit? Hindi nila alam, ano pa? Dahil sila doon. Siya mismo, guilty. Guilty, ano pa? Ang daming dahil na baka umiwas. Yung iba naman ay yung iba sabi, nag-aaway lang tayo eh. Okay? So, di naman kailangan, pero ganun ang doktrina. So, dito, kahit dito sa New Testament, pag nakita mo ilang beses ang Panginoon ay di naman siya nang-aaway, pero kailangan niya ng depensa. Siyempre, yung katotohanan, paano mo didepensahan niyo nang hindi nagtatanong, nagdi-dispute. So, normal lang yun. So, sa isang tao kayo, sanayin yung sarili nyo na, kasi may mga sa amin kahit dati, mahal nila yung doktrina nung una. Pag medyo na nanghina, Kristiyano, may problema sa buhay, bakit yung doktrina, gine-give up din? Or, lang inaayawan na, ganyan-ganyan, tapos bitter na, nakikita ng mali kahit ano. So, ganun kasi naapektuhan natin spiritual. Tapos nadadamay natin yung mga bagay hindi na dapat natin damay. Okay? So, sabi pa doon, marami tayong nakita dito, ang Panginoon lagi yung bandang huli, matututo tayo kasi siya ay siyempre, nananalo siya sa diskusyon, hindi naman debate yun, pero pag yung katotohanan ng sinundan mo, uy, laging superior ang katotohanan ni Jesus. At siyempre, siya yung Diyos eh. So, ganun yun, ganun tayo. So, pag kayo may mga kadiskusyonan, hindi kailangan magalit. Minsan, kailangan magalit. Kasi may talagang sobra yung kalokohan eh. So, hindi mo ako. Hindi ko kayang minsan hirap makipag-usap ng matino kung yung kausap mo ay talamak yung kanyang kalokohan. Diba? So, hindi tayo minsan, hindi natagalan. Sasabihin lang natin para ibang tao ay nakapakinig ng katotohanan. And then, so, wala nang pakialam doon sa ano eh. Sabi nila, kailangan mahalin mo rin. Kung ano, kung nakita mo may chance, paano pag sinasabi ng pangalan ni Jesus ay hindi Jesus? Ganun ka-basic, nakakasaw. At, karamihan naman ng kulto talaga sa Judaism ang galing. Okay, so, malapit ng i-out yung ano ni documentary. So, sana maganda yun. Looking forward. Ano ba? So, yan. So, ini-entangle. Bakit? Kasi pag ikaw ay, pansinin nyo, pag kayo kahit anong kondisyon nyo, nasa work, sa ito, itong mga bata minsan, nagtatalo sila ng mga nanay nila. Oh, di magdadahilan to, Stephen. Sorry, ayaw ka na naman. Kasi, malaki ka na. Di ba nakipag-rason ka? Normal lang yun. Lahat tayo nakipag- bakit ako na naman? Ganun. So, pero mas matalino sa iyong magulang mo. bibigyan ka, di ka naman magpapaluin eh. So, bibigyan ka ng dahilan bakit dapat ka sumunod or something. So, pag may mga adults na tayo, nag-reason out tayo, so, lumulutang yung katotohanan pag tayo ay nag-usap-usap na nga, and then, yung katotohanan na lumutang, tapos yung kasinungalingan or yung kamalian ng isa ay ma-highlight. Okay? So, yung nangyari dyan, ang topic nila last week natin ay mga hipokrito itong mga to. Gustong entangle ang Panginoon. Tapos, ang ginamit niya is yung si Caesar pa. No? Name drop ang tawag natin dyan.
Ibig sabihin, wala sa, hindi na siya nakipag-diskusyonan by means of reason, ano na lang, parang authority. So, may na-question yung authority ni Jesus, itinaas yung authority ng actually, hindi niya dapat itaas, kasi Hudyo rin itong mga to. Religious leader pa, bakit mo itataas yung Caesar? Okay, kasi nga, in-entangle siya. Gusto niyang maging, may masabi si Jesus na masama. And, short, ang sabi niya? Madaling sabi, nangyari, napahiya sila dahil sinagot siya ng maganda, ng magaling. So, surrender unto Caesar the things that are Caesar's. So, dinivide niya. So, hindi ko kailangan laging kay Caesar, hindi rin lagi sa Diyos. Kung ano yung para sa Diyos, di sa Diyos, ay Caesar, Caesar. Sakto lang, wala siyang na commit na mistake. Okay? At sabi dyan, when they had heard these words, they marveled and left him and went their way. So, ganyan ang kayo din mismo. Kunwari, alam nyo kung kayo yung mali. Pag kayo yung medyo napatahimik, kahit dito, kunwari, may iniisip ko yun habang nag-preach. Ako, paniniwala ko ganyan sa pastor, iba. So nag-explain dito, pag medyo na nakita mo, mali ka, at isisipin mo, hindi naman kayo minamadali, wala minamadali sa inyo dito, dapat lahat ng sinasabi ko, paniniwalaan nyo. Ang maganda dyan, aralin nyo rin, kasi pag inaral nyo yan, baka may mali ako, sabihin nyo lang, okay? Baka, oh yung ano, yun ang, pero, malamang sa hindi, syempre, yung pastor nakakalam ng ano. Pero hindi yun ina-assume lagi. Okay, ano yan? Okay. Sige, ngayon, dito na tayo sa ating binasa. Sabi dyan, the same day came to him the Sadducees. So, kanina, ano yung mga kanina pumunta sa kanya? Pharisees. Okay, pero ang pinaano nila, yung mga Herodians. Ito yung mga loyalista ng Herod. Mga Herod, marami kasing Herod eh, mga politician. Okay? So, siguro dahil, yun nga, alam nito, political, ano itong mga to. So, inaasahan siguro nila na, ay, medyo magbabaw to. Kasi, politiko usapan to, kasi mga ano to, kunwari, mga paparazzi to. mga reporter to. Taga Fox News. Okay? So, ngayon naman, Sadducees. So, ano yung Sadducees? Pagkakaiba nila sa Pharisees ay ibang paniniwala pero sila din ay religious sabihin natin authority nung time nila. Okay, at least sa panahon nila or palagi nila authority. Parang ngayon, pag tinanong mo, sino ba yung mga malaking grupo sa Pilipinas, mga Kristiyano? Siyempre, hindi na sabihin Baptist, hindi kilala yung Baptist. Yung kausap ko na Wednesday, ganun eh. Alam mo yung Baptist? Ano yun? Alam niyo yung iglesia ni Manalo, alam niyo yung Catholic, alam niyo yung kung ano man yan, hindi alam yung Baptist, no? Okay lang yan. So, yung Sadducees, isa sila mga kilala. So, pagkakaiba nila sa Pharisee, iba paniniwala, di sila niniwala sa resurrection, di sila niniwala sa angels, ano pa yung isa? Limutan ko, basta yung importante. So, mali yun, ha? Maling-mali yung resurrection. Na hindi maniwala sa resurrection. Yung Pharisee, kahit paano, naniniwala. So ngayon, papansin natin, mali agad eh. Ito, parang 80s, parang sabihin, ang Diyos ba ay mabuti ba siya? O, tinatanong ko ganyan, pero actually sinasabi niya, di sila niniwala sa Diyos. Diba? Dali, kala ko ba di ka niniwala sa Diyos? Diba? So does it make sense? Pero actually, niniwala na may Diyos yun, na may sira yung ballpen. Magtitinta yan. So, ano, kinakalaban yung parang lahat ng walang Diyos? Yes, gusto nilang i-put forth na walang Diyos kasi ayaw nila sa Diyos. So, pag naniwala ibang tao na walang Diyos, edi magagawa natin lahat ng gusto natin gawin. Basically, yun talaga yun. So, kaya karamihan yan, tingnan mo yung lifestyle ng mga 80s, sila yung pinaka mayroong kasalanan yan na gusto nilang ma-justify sila. Madalas sa hindi. Okay? Tayo na punta doon. Ayan, Sadducees. Okay, sabi ng sila, saying, Master Moses said, if a man die having no children, his brother shall marry his wife and raise up seed unto his brother. Okay?
So, totoo ba yun? Sinabi ba ni Moses yun? Alang hindi, no? Hindi, meron. Meron. So, nabasa natin yan eh. Okay? Kasi ang mali dito, sabi dito, extreme yung example nila. Sabi dyan, ngayon, 7. Ano yung chance na 7 sila, lahat sila ay hindi nagkaanak dun sa unang asawa. So, medyo may isang lesson yan, ha? Isa sa mga maling ano natin, katulad niyang example yun ng insurance. So, tama ba mag-insurance tayo? Kung libre sa company, okay lang. Benefit eh. Diba? Pero kung magpapakamatay ka dyan, kailangan may insurance ako. Alam nyo ba, kaya ang laki ng kinikita niyan, umaano sila sa takot ng tao. Ay, baka matay ako. At kumikita sila kasi pag kinumpute mo talaga, ano yung chance na kunwari sa 100 ang kumuha sa akin 10, na hindi naman sila mamatay agad, na yung mamatay malamang sa hindi, statistically, mga later years na nila, okay, nakumita na yung pera na nilagay nila sa atin, yung iba dyan ay hindi makaka-fulfill ng 2 years, so forfeited na yung pera. So, laki ng kinikita ng insurance. Okay? So, tama ba na mag-decide ka based on fear? Nagdan yan, tama yun, hindi. So, dapat by faith. Okay? Ngayon, may mga katotohanan din na ganun. Okay? Na mga dapat ka pagandaan, yung mga sinabi ng Diyos na mangyayari, katulad ng impyerno, dapat matakot tayo din. Sinasabi ng Diyos yan, totoo yan. Sigurado ang paghusga sa impyerno. At kung tayo ligtas na pa sa ibang tao. Okay? So, dito, ano yung gusto sabihin sa unang lesson, pag may isang tao na nag-propose ng napaka-imposible na, sandali, makatotohanan ba yan? Parang ganun. Insurance. O kaya ano, may tumama ng loto, ganyan. Hindi mag-iisip ka ngayon, hindi, ang yaman niya na ganyan. Di, kahit di mo sabihin, mag-iisip ko, parang gusto ko rin. Pero statistically again, napaka-imposible, napakalayo. So, hindi mo dapat gawin. So, ito, ang ginagawa nila ay very theoretically impossible. Okay? Anyway, sige, pag-usapan natin. Ano mangyayari? Namatay yung una, namatay yung pangalawa. Namatay yung pangatlo, wala lahat. Ngayon, ang tanong. Alam mo, may tatanong eh, no? Bandang uli, ito yung tanong nila. Okay, therefore, in the resurrection, which is hindi sila iniwala, kailangan magtanong ka, bakit ka nagtatanong isang bagay na hindi ka niniwala? Madalas ganyan yan, trap yan. Dapat ma-realize mo agad yun, pag may atheist, masasabi sa'yo, paano nga gawin ng Diyos? Teka, naniwala ako sa Diyos. Huwag natin pag-usapan ng Diyos na gagamitin mo yung Diyos na laban sa paniniwala ko, kung hindi ka niniwala sa Diyos. Okay? Obviously, totoo ang Diyos, pero ikaw, hindi ka niniwala doon, baguhin mo yung ano mo. Okay? O, yung tanong mo, mali. O kaya yung iba naman sabihin, ang sabi doon, hindi naman masyadong magaling ng Diyos, kahit tao, kayang gumawa ng ano eh, ng life, kunwari sabi. Paano? Simple lang yan. O, kumuha ka ng ganitong element, kumuha, hindi. Yung Diyos din ang gumawa ng element eh. Huwag kang kumuha niyan. Magsimula ka sa wala. Dapat ganun. Nakikita niyo ba yun? So, yung mga lesson dito. Kaya, ba't siya nagtatanong na dahil sa resurrection, di siya naniniwala? Mali. Okay? So, alam mo na agad na may maling motibo to. Mali yung pinanggagalingan niya. Hindi ka magtatanong ng ganun kung gusto mo lang matuto. Magtatanong ka ng ganun para, ganyan parang kanina, mang-asar lang. Okay? At sirain yung gusto mong sirain na reputasyon ng ibang tao. Okay? Kaya sabi dyan, namatay na sila lahat. Ang tanong, sa resurrection, kanino siyang asawa? So, basically, parang sabi ng mga atheists na naman, okay, paano ba yung Diyos? Ano ba siya? Parang ba siyang spaghetti monster? Ikaw, naniniwala ka na may Jesus, yung iba naniniwala may Jesus, ako naniniwala akong may spaghetti monster. Mga ganyan yun eh. Alam mong hindi totoo, alam nilang hindi totoo, pero nakaasar lang. Diba? So, something's very wrong. At huwag kayong magpapalito, dapat nakafocus lang kayo dun sa
paniniwala nyo. Nang aasal lang kasi ito. Eh, siguro ito yung mga, isa sa mga advantage ko sa inyo eh. Alam nyo bang ako lumaki ako sa pang-aasal? Sabihin, lagi ako inaasal. Kaya kailangan i-comfort yung sarili ko na ano man nangyari dito. So kayo, nakita ko lahat ng angulo ng pang-aasal at lahat halos. Okay, minsan okay lang din yun pag instruction. So pero karamihan niya, pag especially tao may attitude problem, walang kwenta. Okay? So ngayon, natutuloy na akong mag-asal. Siyempre, dahil doon ako lumaki. So, pero bandang uli, na-realize ko walang kwenta. Ba't ko aksayin yung panahon ko namang asal ng tao? Bakit na lang di ko na lang siya gawing ano, i-bless ko na lang. Di mas maganda pa, nagkaroon pa ako ng kaibigan na maayos. Okay? So basically, ganun ginagawa itong mga to, eh si Jesus na yung kausap nila. So another lesson na naman. Pag meron kang isang taong kinakausap, ano yung dapat mong pag-usapan nyo? Ha? Common sa inyo. Pero, yung pinaka, ano, is yung positive na. Yung something na meron kayong profit pareho. Okay? Either magtanong kayo para matuto ka or para matuto siya. Okay? Kanino ka madalas makakakuha ng mas maraming pupulutan ng aral na maganda? Ano sabi sa Proverbs, ha? He that walketh with the wise shall be wise. Diba? Sabi rin doon na in the multitude of counselors, there's safety. So pag ikaw daw ay kaya magandang church, itong mga bata, nakikita ng mga adult, masaya kami dahil si mga young people, nagpapatuloy, diba? Nakikinig, na-encourage kami sa inyo, alam nyo ba yun? Ay, sabi niya sa Bible, ganun, kahit yung mga bata, nakaka-encourage kayo pag nagpapatuloy kayo sa Panginoon. Yung mga bata naman, lalo na kayo, dapat marami kayong matutunan sa amin, mag-observe lang kayo dyan, yung sinasabi namin, hindi namin sinasabi, yung kaparaanan namin, kung saan namin inuubos yung oras namin, at di nag-aksaya na, ang dami nyo natututunan. Ngayon, itong mga to, sino yung harap nila? Si Jesus. No? So, ang pinaka-profitable na dapat nilang gawin na lang ay, ano, mang-asal, ganun ba yun? Ano yung dapat mong gawin sa isang, isang tao na napakarunong at nakita mo naman kung anong ginagawa niya, maganda. Ngayon, maganda sa atin, ganyan eh. Ako, minsan, natatakot din ako, babastusin akong ganyan. Pero sa experience ko, sa totoo lang, may mga matino pa rin tao dyan na kwento nga sa inyo, hindi ko na na-meet si Leron. Sabi niya, asal na asal siya, di ba, nag-soul winning ako. Tatlo sila, yung dalawa, parang mag-boyfriend, girlfriend. Sila yung una kong tinanong. Ito kasi, parang humihindi na siya eh. Kaya tinanong ko yung dalawa, sabi niya. Parang inaasal pa ako. Ay, hindi, ikaw na lang. Hindi, ikaw na lang. Ikaw na lang. Sabi ni itong ni Kevin. Sabi niya, di siya na ang kinausap ko. So, una, ayaw pa rin. Bandang uli, nagkakilala kami. Ganda na usapan namin. Sabi niya, itong mga to, napakabastos talaga. Mura pa ng mura eh. Sabi ko, karoon mura. So, sabi, ibig sabihin, may paggalang sila sa atin, nakikita lang nila na may ginagawa tayong maganda. Alam niyo ba yun? So ngayon, pangalagaan natin yun. Okay? Pero ang gusto ko sabihin doon ay, pag meron tayong, katulad ngayon, chance, di ba? Mga bata. Lahat ng chance natin na may service tayo, kapupulutan niya ng aral. Ako, pag inaalala ko yung mga years and years na, yun nga, umupo rin ako dyan, pakinggan ko si pastor, yung kwento na naman niya. Ngayon, naintindihan ko, hindi sayang. Bumaon sa akin yung mga aral na hindi mo matututunan kung babasahin mo lang kung saan. Hindi ganun eh. Minsan, kailangan mo talaga umupo dyan at magtyaga, obserba mo ibang tao, naniniwala ba sila ako kasi hindi. Totoo. Isipin mo, bakit itong mga to, dalo ng dalo. Diba? So, nakaka-encourage and natututo ka. Ngayon, so, dapat ginawa nila, nagtanong na lang sila ng maayos, diba? Ba't nila kailangan mang asal? At ang maganda naman ito, ginamit ng Panginoon yung opportunity na magturo din, at least kung hindi man sa kanila, sa atin. Ngayon, nagbabasa tayo nito. Okay, so, ayun yung another lesson. Kung ikaw yung nasa other end, ikaw yung inaasal, anong kailangan mong gawin? Mga bata, minsan hindi nyo pa kontrolado. Pag inasal kayo, unang reaction nyo, syempre, ba, nakulok ko to ah.
So, either aasarin mo rin, galit ka rin, mga asal ka rin. Diba? Once na, ganyan yung ito, Stephen na naman. Diba? Inasal siya ng ibang tao, gagawin niya rin sa mas bata sa kanya. Uy, parang asayang mga asal. Yun naman, talagang masaya yan kasi diba, nakaganti ka sa palagay mo. Pero pag tinignan mo, nakaganti ba talaga ako? Hindi eh. Hindi ka nakaganti, wala kang profit. Wala kang pakinabang. Okay? So, yeah, pag may nakita kayong isang tao, marunong, huwag niyong asarin, bagkos, matuto na lang kayo. Ako, may mga pag-aaral yan ka na, may mga gathering ng pastor. So, I take the time na observe ko na lang sila. Kasi, minsan, wala ka rin makwento. Okay. Pero tayo mga loner, tsaka mga, ang tawag dun, introvert, no? Pero may matutunan ka pa rin. Observe ka lang, huwag kayo manguna. Huwag kang marunong dyan, eh. Hindi ka pa nga marunong, okay? So, yan. So, ngayon, well, yung mga pag-aaral, may mga taong madaldal talaga. At least, pag natuto ka or napahiya ka, at least matuto ka na lang. So, kasi yun yung nangyari dito eh. Ano nangyari? Nagtanong sila. Kala nila, hindi sila ma-found out yung kasinungalingan nila. Tsaka yung pagiging ano nila. Subtlety nila. Kala nila. Alam ng Panginoon. Okay? Kaya sinagot niya ng maganda. Sabi dito, uy, ano nga no? Paano mo sasagutin yun? Kaninong asawa kaya? Eh, lahat sila. Ganyan. Okay. Alam natin ang kautosan dito, isa lang asawa mo. Eh, nakapito siya. Paano yan? So, ang ganda ng sagot ng Panginoon. So, again, isa to sa tingnan niya. Anong ginawa niya? Sinagot niya ba according to their folly? Ano sabi sa Bible, sa Proverbs? Answer them not according to their folly. Kung loko-loko na yung ano, alam mo na, yung line of argument nila, papunta na sa walang kakbuluhan, eh, wag mo sundan yun. Alamin mo, i-breakdown mo yung kanilang assumption, tirahin mo yung hindi dapat mong tirahin. So dito, ano yung unang mali nila? Una, in-assume nila na sa langit may asawa pa. Ang katotohanan pala, wala. Okay? So, bagsak ganyan yung argument nila. Ba't ka magtatanong ng kung sino mga asawa? Eh, wala nang nag-aasawa sa langit. Okay? Nakita niyo yan. So, hindi niya kailangan sagutin kung sino kasi hindi mo kailangan kasi nga wala nang nag-aasawa doon. Okay? Kaya, pero ang maganda dito ay mamaya pa pala yun. Pero introduction niya, pinoint out niya agad talaga ang dahilan at punong-dulo ng error sa scripture at sa mga spiritual things, really. Basically, lahat ng spiritual things, mga kulto, bakit nagkakaroon ng malalaking kamalian? Very basic. Ano? Ano daw? Ha? Out of context. Tsaka, hindi talaga alam. No? Kasi nagtatanong ka ng assumption mo, may mag-aasawa pa, hindi naman ganun. So, kaya nagkakamali ka. So, ang lesson na naman dito, ano? Eh, huwag mong bubukas yung bibig mo, hindi mo naman alam sinasabi mo. Okay? Eh, hindi, gusto kong i-challenge siya para matuto ko. Sige, may iba yung tanong eh. Iba yung tanong sa nag-challenge. So, ngayon, pag nag-challenge ka, sharp din yung rebuke sa'yo ngayon. Kaya yan, may mga nakakausap tayo na minsan, parang nakikita ko, naku, itong tao ito, hindi matututo to. Ang hirap turuan. Hindi, turo mo sa akin. Sumagot ka, hindi, kaso assumption mo agad, hindi ka pwede magkamali. Ikaw, bata ka pa, kunwari, ganun, dalas ganun eh. Bata ka pa, wala kang masabing totoo. Or tama na hindi ko nalalaman. Patay ka, ang hirap mong turuan ngayon nun. Diba? So, wag ganun. So, kung gusto nyong maglumago at tuloy-tuloy, lagi andun yung assumption na baka mali ako. Ano masasabihin ng ibang tao? Ngayon, yung sobrang loko-loko na, katulad nga ng Hebrews. Aralin mo rin, para yung ibang tao ay, alam mo na, pag naloko na, paano mo a-uproot yung kasinungalingan. Pwede rin yun. Okay, so number one, bakit nagkakamali? Hindi mo alam yung scripture. Ano pa yung pangalawa daw? Sabi niya, nor the power of God. So, ano ba yung power of God? Ang daming ano yun. Ang powerful preaching. Okay yan, powerful yung preaching mo. Parang kanina lang sa Facebook na naman. So, sagutin, si Apostol, ganyan-ganyan. Renato, ano ba yun?
Kulto naman eh. Research ko kasi panailabas sa face, sa feed ko eh. Siguro nagbabayad yung mga yun eh. Di ba? Pag nagbayad ka, binuboost. Ako nga, ginaganon ako. Wala akong pera. Ayoko nang mag-boost. Saka na. So, ano yung power? Paano masabi yung powerful? Dahil malakas ang boses? Dahil marami nag-amen? Yung kulto sa China, ganun. Talagang parang silang ano, magkakausap eh. Oh, pag nag-post ako, amen, amen ka. Amen, amen. Pray, amen, amen. Kahit mali. Pag nag-challenge, galit. Ganun. Hindi, mag-usap lang tayo. Hindi. Okay, so ano yung power of God dito? Ano yung power of God? Ano ba yung power of God? Anong ginagawa? Alam natin, kapag niya siya, manlilikha siya. Pero ano pa, yung may concern tayo. Ano yung power of God? Hindi mo nalala? Okay. Ano pa? Acts 1:8. Yung isa pa, power of God. Romans 1:16. Ano nyo? Tama kaya yun? I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God, di ba? Unto salvation to everyone that believe. So again, nakita niyo yung ginagawa ng Panginoon, pinapasok niya yung tamang issue talaga ng buhay. Okay, ba't mo ilalayo? Ay, magtatalo tayo kasi mas magaling ako. Ay, napahiya siya, so therefore, mas magaling ako. Di ba? Ang daming ganun, mga bata, pag nag-usap na yan. So, magaling ako. Mali! Ganyan. So, ganun sila eh. Kasi, ang emotion ng inaano nila, yung napahiya, magaling. So, tayo hindi tayo dapat ganun. Okay, relax lang. Isipin natin kung ano yung dapat natin consider dito. Okay? So, ano yung power of God? Na maligtas kayo. Okay? Sila, hindi sila naka-focus doon. Therefore, puro kalokohan yung mga pinag-aaral nila. Okay? Pero, hindi natapos yan. So, nagbigay siya ng aral. Okay? Magaling yung Panginoon eh. Kasi, alam niya na pag meron nagbabasa nito o nakikinig, pag medyo hindi satisfactory yung sagot mo, ano mangyayari? So, pwedeng i-perceive na ibang tao. Eh, mukhang, ano naman eh. Hindi naman natin ganun kagaling ang Jesus eh. Ay, Jesus. So, salit na magkaroon sila ng faith ay baka maligaw. Okay, so napansin nyo rin ako ganun. So, hanggat maaari, pag may nagtanong, i-cover ko lahat ng dapat kong cover, sa lahat ng nakakinig, ay, okay yun, okay yung sagot. Satisfied ako. Okay, so hindi siya natapos doon, sinagot niya rin. Okay, sabi niya dyan, for in the resurrection, they neither marry nor given in marriage. Eh bakit? Magpaparami ka ba doon? Din eh. Eh, di ba, masaya pa rin yung may asawa? Ewan ko, siguro. Marami na tayong ibang kasiyahan doon. Hindi na natin kailangan mag-asawa. Okay? At eto, may napasok na ano dito, doktrina dito, na sabi niya dyan, but are as the angels of God. And anong isabihin ng are as the angels of God in heaven? So, in the Old Testament, nakita natin ang angels ang ginagawa nila sa langit at sa lupa. Sila ay messenger, tagapaglingkod basically ng Diyos. Okay? So, pag tagapaglingkod ka ng Diyos, di mo na kailangan mag-asawa. Okay? Maglingkod ka lang sa Diyos. Doon mismo, magde-derive ka na ng sarili mong tawag dito, kasiyahan. Dapat, ha? At ang isa pa, sabi dyan, ang mga angels ngayon ay hindi nag-aasawa. Nakita niyo ba yun? So, hindi nag-aasawa ang mga tao sa langit katulad ng mga anghel. So, anong importance niyan? Kasi ngayon, yung NIV, yung mga modern translation version, sinasabi nila yung sa Genesis 6 daw, di ba? Kasi yung mga giants ay inasawa daw yung mga tao. Okay? Nakikita niyo yan. May mga nag-document pa niyan. May interest ka na yun. Kala mo, Bible pinag-uusapan mo. Science fiction na pala. Wala yun. Yung mga angel di nag-aasawa. Okay? Mga Greek mythology yun. Si Zeus, ganun. Diba? Hindi totoo yun. Yung mga angels di nag-aasawa. Di na kayo mag-asawa. Okay? Handaan nyo yun. Kasi may mga ganun eh. Minsan, masasabak ka sa usapang
kwentong barbero. Tagal nyo nag-uusap, kala mo nag-uusap kayo about the Bible, pero kwentong barbero na pala. Okay? Kasi hindi nyo pareho alam yung gospel. Sorry, yung Bible. Ay, dapat alamin yung Bible, okay? Mga Bible study group, gusto yung ganyan eh. So, anong kailangan mong gawin? Pag ikaw yung marunong, steer mo sila doon sa tama. Ganun lang. Without di mo kailangan magmayabang eh. Malalaman nila, nararamdaman nila na mas alam yung Bible. Ah, okay pala yun. So, maraming malaking pakinabang nyo, tsaka na ibang tao sa inyo, pag kayo naman ay nagbabasa at nag-inaaral ng Bible. Amen? Amen. Okay. Tapusin natin to. But as touching the resurrection of the dead, have you not read? Okay. Okay, kanina sabi, hindi nyo alam. Alam mo yun eh, pag yung alam mo, hindi nila alam, tapos nag-alam mo na, nagsasabi sila lang, parang may alam sila, alam mo yun. Okay, so una, iwasan mo yung sarili mo. Pero pag nakita mo sa ibang tao, i-point out mo yun. Kasi pag hindi mo pinakita out yun, sabi mo, hindi, baka maging mga mayabang ako eh. Hindi. Hindi nila maintindihan kung ano yung mali nila at maling-mali yun na mag-presume. Okay, especially, parang, ano yun, form ng kasinungalingan, sinasabi mo, ganyan, di pala. Okay? Kaya nga yung sinabi na, have you not read? Ay, sabihin nun. So, tinatanong niya itong mga to, ini-instruct niya ngayon na parang tayo din, na hindi ka makakasagot ng maayos, hindi mo nabasa. Diba? So, again, yung yan nga, mga Bible study niya, may isang verse lang, tapos, sasabog na yung bunga. Ibig sabihin, puro praise the Lord. Hindi na huminto. Kahit ano na lang, syempre, yung mga ganyang Bible study, walang, uy, parang mali ka, walang, bihira yung ganun eh. Sinasanay sila ng ganun. Kaya yung pastor nila, ganun din. Kasi ganun din yung pastor. Ibig sabihin, pag siya nag-preach yung kahit anong sabihin niya, mahihiya ka na i-correct kasi sila, sinasakyan din yung mali mo. Ganun kasi yung mga yan eh. Hindi sila nasanay ng doktrina. Mali. Pag tama. So tayo, ganun tayo sinasanay. Kaya masanay kayo. Okay? Kaya pag nabasa mo ba? Ano yung example niya? Ang sinabi ng Diyos, okay, ano sabi niya? I am the God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. God is not a God of the dead, but of the living. Ano sabi na? So, siya ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Ano yung sabihin? Anong kinalaman nun? Ba't niya pinasok yun? Kasi tinatanong siya tungkol sa mga patay. Yo! Ba't ba pinag-usapan yung mga patay? Una, hindi sila nag-asawa doon. Okay, mali ka na naman. Pangalawa, huwag natin pag-usapan yung mga patay. Pagpatay yung sa impyerno yung langit yung masaya na sila doon. Okay? Yung tinatanong nyo ngayon, yung concern nyo sa mga patay. At sabi dyan, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, siya ay Diyos ng mga buhay. At mga ligtas, actually. Yung mga sinasabi dito. Okay, yun ang pag-usapan natin. Kung kayo ba, ligtas ba kayo? Basically, sinasabi niya, kayo ba, ligtas ba kayo? Hindi sinabi dito, pero pinupoint niya, dinadrive niya yung issue na dapat nating i-concern yung sarili natin, hindi yung mga kalokohan. Ligtas ka ba? Okay? So, ang galing, di ba? So, ganun lagi. Pag nakafocus ka sa kung ano yung katotohanan, kung ano yung importante, hindi ka maliligaw. Hindi ka pwedeng ilagaw ng iba kasi gumaganyan pa lang sila. Uf, alam mo na eh. Huwag tayo dyan. Dito tayo. Diba? Eh minsan, pag minsan gusto mo rin pagbigyan, minsan, wala, magkwento ka. Parang yun na, kaapon din yung isang mama naman. Pinagbiyan ko na, daming kinuwento, daming ko natutunan, matanda na eh. Mukhang mayaman. Ayaw niya daw. Ayaw, alam ko na yan eh. Lahat kayo, sige, kwento siya. Dahil iniwanan ko rin. Pero, yan, okay? So, hayaan nyo, especially kayong mga bata, na alamin nyo talaga yung katotohanan, hindi kayo mag-assume. Dahil later, makapahiya din kayo eh. Ha, wala naman magkukorek sa akin eh. Paano mo nalaman? At kahit walang magkorek sa'yo, hindi even worse, di ba? Mas masama yung walang magkorek sa'yo. Tatama ka ba kung walang nagsabi sa'yo mali ka? Kung mali ka talaga? Mali ka pa rin. Okay? So, yun.
So ngayon, anong resulta nun? And when the multitude heard this, they were astonished at this doctrine. Now, maganda ba yan o hindi? Hindi lagi, no? Pero sa case na ito, maganda. So bakit ba tayo na-astonish? Bakit tayo, huy, bakit tayo napag-ganon? Kasi kakaiba, di ba? So yun nga, kanina, si ate kahapon, si ate Mitch, sana mag-text or ano, wala eh. Pero okay lang, ano, makinig ng preaching natin. Sabi niya, ngayon ko lang narinig yan. Di ba? Kasi sabi nga sa inyo, yung ating presentation, minaster na natin yun eh. Sinagasaan na natin yung ano, yung mga issue talaga ng buhay tsaka ng Bible tsaka ng false doctrine. Sinagasaan natin para ano na, alam mo yun, para mabilis at tsaka accurate, kumbaga sa sundalo, sniper ka, patay agad kung anong mission mo, ma-accomplish mo agad. Okay, eh sabi niya, na-astonish siya eh. Sabi niya, hindi ko pa narinig yan. Hindi, sinabi ko siya yung, sa kanya, ito to, kasi kayo mga Baptist, di lang kayo maingay sa labas. Yung media na yun, hawak yun ng mga, ano eh. Tapos, pag nag-usap pa ng religion yan, ginagawa nilang katatawanan, kung hindi man katatawanan, kakolnihan. So, bandang uli, sino maniniwala ngayon sa religion? Kung hindi mo marinig yung alagang clear-cut presentation of the gospel. Diba? Kaya, yun. So, gusto bang mamangha sa inyo ibang tao? Ano to? Kung magbaka magaling din lang kayo, gusto kong maging magaling sa isang bagay, dito na kayo maging magaling. Now, again, okay rin yung maging magaling sa ibang bagay, pero siguraduhin nyo lang na dito huwag kayong mag-miss out. Siguraduhin nyo, dapat lahat tayo soul winner. Kasi yung iba kasi talaga, yung hindi ko marireach, kayo lang makaka-reach eh. Mga ano nyo, kapitbahay nyo, yung kamag-anak nyo, yung sa school nyo, hindi ko na marireach yung kahit gawin ko, subukan ko pa. Makinig kayo ng channel YouTube, hindi bubuksan yun. Papahinggan lang yun, hindi na itutuloy, karamihan. Okay, ang makikinig dyan talaga naghahanap ng katotohanan. So let us be effective soul winners dahil dun. Question. Tuloy na natin to later. Question. Dapat ba pag ako ay gagawa ako ng paraan para sila ay ma-astonish? Okay ba yon? Okay lang din. Minsan. Okay? Huwag yung ano, kumbaga sa commercial, huwag yung maka-commercial ka lang. Pansinin niyo yung mga commercial, may mga magandang commercial, may mga hindi. May mga sobrang hindi. Okay? Sa YouTube, may mga ganun eh. Mga hindi na labas na commercial kasi sobrang basto, sobrang hindi pinalabas kasi hindi pinayagan, di ba? So, ano yung madalas yung ganun? Pag sobrang kabas, bakit ginalagay pinapasok yung kabastos? Kasi nga, napuprovoke yung tao eh. Ganun yun eh. So, bawal yun. Bawal yung sobrang ganyan. Di ba? Dahil gusto makuha yung tension ng iba sa maling paraan. Okay? So, sa ating ganun din, huwag na tayong, okay, umpisa ako ng gospel, dapat lahat makinig. Okay, anong gagawin ko? Alam ko na, mag-megaphone ako, tapos isigaw ako dyan, stallboyin ko sila, punta ako sa harapan ng Catholic Church, ng iglesia, saka ako sila sigawan doon. Oy, magsisina kayo! False religion, huwag kayo makinig dyan! Di ba? Parang may gumawa sa Catholic, alam niyo ba yun? Yung Sri Damaso, yung isang ano, talaga nagpaka... Di mo kailangan pumunta doon, no? Bastos ka naman doon, di ba? So may karapatan din naman sila mag-meet. Tayo din, may kapatid. Anong gagawin nyo kung mayroon na gano'n dito? Parang yun na encounter namin, di ba? De? Dating daan yun eh. Nag-solving kami. Sabi, hindi, huwag nyo tapusin yan. Sagutin nyo lang to. Ganon? Loko-loko, bastos, no? So huwag tayong ganon. Okay? Ang tanong niya, oh, na, yung pangalan ng church nyo ba? Nasa Biblia. Walang kakwenta-kwenta. Okay. So, walang kakwenta-kwenta, no? Masaya ba tayo? Okay, ano pa? So, dapat ba tayo mang-agit ng ano, attention in a way? Ito niya, bakit may YouTube tayo? Bakit tayo dito? Yung pastor, minsan nagpapatawa. May props, minsan.
Kasi nasa Bible din yung kailangan makuha mo yung attention ng tao, bakit sila makikinig sa'yo, eh, ba't di na lang matulog? Diba? So, kailangan mo yun. Kailangan mo silang tulungan. Lalo yung mga bata na yan. Ha? Ay, natok ako. Iniisip ko yung games. So, naku, pambihira. Kaya tayo dito, ganyan-ganyan natin. Pag inaantok, makulit. Okay? So, okay yun. Ma-astonish sila. Ang maganda dito, sa wisdom mo sila na-astonish. Ang galing nun. Saan ang galing yun? Diba? Itong mga religious leader, established itong mga to. Kaya ang pinagkukuhanan itong mga Sadducees, Pharisees, yung pangalan nila, tsaka yung grupo nila. Diba? Kaya yung mga Catholic, kaya nagyayabang yun, nagpaparada yun dyan. Oh, parang sinasabi lang, banal kami, nakita yun ba yung mga santo na to? Hindi, wala sa Bible yan. Siyempre, magagalit naman yun pag gano'n. Pero pinaparada nila yun yun. Para magyabang yun, huwag kayong makikilam dito, ha? Wala kaming pakialam sa traffic na yan. Diba? Ganun lalo yung iglesia ni Mala, no, pag taga Commonwealth ka, tapos ka. Pag nag, ano na sila doon, talagang inoccupy na nila yung buong kalsada. Aakilahan nila yung mga sa gobyerno, yung mga puliso. Ba't nila papaboran yun? Show of power tawag doon. Itong sa Facebook naman, itong CCF, nag-show power din. Sa Facebook, binibili nila yung ano. Alam niyo ba yun? Sabi ko kasi binubus. So, pag nagbili ka ng ano dyan, pag bukas ng mga tao, ikaw yung may kita. Peter Tanchi. Yung isang yun, oo. So, repent of all your sins sa mga yan. Wala namang pagtapunan ng pera. So, ganun ba tayo? Tayo hanggang libre lang, di ba? Oo, kasi parang ganito. Medyo inano din pala ako ng Gwaldia. Nung Wednesday, kahapon. Ito yung libre. No, hindi ako gagastos doon sa park. Soul winning ako. So, pagbabawalan mo ako dito, ito lang, hanggang dito lang kami, mga libre-libre lang. Hindi kami pwede mag-post ng billboard dyan ng ano, wala kami pambayad. At kahit meron, hindi kami, ano, walang maliligtas dyan. Ito, at least. Soul winning, one-on-one. Sigurado yung. So, kahapon, lima. Isang si Edward, si Jen, si Jennifer, si... Yung dalawa na... Wala na, kalagitnaan ako. Wala. Sinistolbo ko ng ano. So, hindi na save. Si bandang ulit nga, si Mitch. So, Edward, Mitch, Jennifer, Jen, si John. Okay, supervisor ng sa building construction. So, yun. So, may pwede tayong gamitin, no? Kaya nga ang church, di mo kailangan malaki agad. Pwede mong gawin yung dapat mong gawin sa biyaya ng Panginoon, kahit anong, ano ka, kahit anong laki nyo, anong liit nyo. Yun ang galing ng Panginoon, galing. So, kaya pag ikaw nagmamadali ka, may something strong with you. Okay? So, ngayon, gamitin natin itong time na to na kayo, bawat isa sa inyo, ngayon, gamitin ang time na ito na yung inaaral natin ngayon, konti pa lang tayo, mag-sync in talaga yan, matutunan nyo, ma-master nyo, hindi lang knowledge yan, napansin nyo, kaya ngayon, kasama yung mga, ano dyan, yung mga patients, right? Umupo ka dyan, makinig ka, paulit-ulit ko ito ng pastor, hindi ko uulitin yan, maniwala kayong sa palagi ko, hindi nyo naman kailangan. Ayoko maboring kayo, ayoko maboring ako, inuulit kayo kasi alam ko, repetition ay kailangan din. Al sa inyo. Okay? So, question. Okay na yun. Good na ako eh. Okay. Let's pray. Maraming salamat sa aming napaganda yung scripture, Panginoon. Bawat verse, may aral. Okay? Sila po yung sinubukan kanila but nakita namin na kayo superior sa knowledge and wisdom and even yung inyong purpose, Panginoon, ay napakaganda ng inyong focus kasi yun talaga ginagawa yung kalooban ng Diyos, na kalooban ng inyong Ama. Therefore, wala kayong kailangan kahiya, wala kayong dapat itago, wala rin po kayo dapat katakot na kayo entrap sa salita or whatever. Ganun din po kami, makita namin yung inyong purity. Ganun din po kami, Panginoon, we follow after you. Gabayin nyo din po kami turuan sa pag-aaral. Bukas ng gabi po, Panginoon, ng program sa Smart PLDT, Panginoon. Pag-apalaan yung lingkod ng Panginoon, gamitin nyo ako in a way na
At matupad nga po ang kalooban nyo doon. Kung ano meron doon, yung iba doon, I believe, ay nagahanap din. Yung iba daw, according to Brother Alex Panginoon. Brother Alex mismo, Panginoon, matrain din siya. May-align po ang kanyang nagawa sa inyong kalooban, Panginoon. At gamitin yung mga gitong event para ma-encourage yung iba, magpatuloy din. At especially, Panginoon, hindi po kami mag-wander around sa inyong kalooban. Hindi alamin namin talaga namin. Gamitin niyo po ako, Lord, sa mga infirmities, Panginoon, sa pagkasalita. I believe, Lord, kung kayo nangusap, Panginoon, hindi ito problema. So, ingatan niyo po ang bawat isa. Maraming salamat sa aming bilang, Panginoon God. I-bless you po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.